Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan nating OFW. Sa araw na ito ay isang motivational at inspirational video ang ating itatampok. Maaga pa lang ay lumisan ako sa aking tahanan at pumunta ako sa Antipulo upang doon ay maghanap ng taong matutulungan. Nakakatuwa mga kaibigan ang talagang nakita ko sa Antipulo. Nakakita kasi ako ng dalawang batang naglalakad at namamalimos sa kalsada. May mga bitbit silang sulat na ibinibigay sa bawat makakasalubong o tindahan kanilang mapapasukan. Na-curious ako kaya akin na inasinta ang aking camera at idikonuminto ang bawat galaw. Narito't samahan niyo ako mga kaibigan sa pagdudokumento sa ating bidyong pinamagatang Sindikato nga ba o totoo? Nagkataon na sundan ko ang dalawang taong ito. Nakita ko silang may dala-dalang bag. Sa wari ay isang ordinaryo. Pero nagulat ako nang pumasok sila sa isang tindahan at may iniabot na sulat. Dito, mas lalo kong ipinokos sa kanila ang kamera nang hindi nila namamalayan. Biglang may kumurot na kaba sa puso ko. Kung kaya't nagka-interes akong idokumento ang bawat galaw ng dalawang batang ito. Ati, pwede matanong, nakita ko kasi nag-abot kayo ng pera doon sa dalawang mga bata. Opo. Ano pong nakasulat sa ano? Ay, ano po, nangingi po ng konting tulong ng kapag amat daw. Ah, okay. Kakanya ko pa kasi sila sinusundan kung anong ginagawa kaya. Kasi may sulat na opo, konting tulong daw po. Eh, kaya inaputan ko na. Maraming salamat sa inyong kabutihan din ha. Thank you so much. Paano ko makikita yung mga ito mga kaibigan, napansin natin itong dalawang to, nag-iikot sila. Nag-iikot sila. Sasagayin ko na yun. Kaya alam baka makita ko. Kaya alam baka makita. Umiikot sila sa mga tindahan. Ay, may nagbigay ng pagkain mga kapatid. Thank you.
Nang tumawid sila ng kalsada at patungo sa direksyon ko, ito na ang pagkakataon na aking hinintay upang makadaupang palad sila. Okay. Anong pangalan mo, ate? Michelle. Michelle, taga saan kayo, ano, Michelle? Taytay po. Nakita ko kasi kayo habang kanina pa sinusundan ko kayo na mayroon kang binibigay ng mga sulat. Ano yung mga sulat na yan? Ano po, para po sa patingin niya. Pagkano kaya po sa gamot ko po? Ah, may nakalagay. Magandang araw po. Ako po si Michelle Dezon, humingin ng konting tulong para sa sakit ko sa balat, skin disease. Oo nga ho, mga kaibigan, kung mapapansin ninyo, iba. Okay. Oo. Mayroon siyang ano, kakaiba sa problema sa balat. Kuya, anong pangalan mo? Mel po. Ha? Mel. Kuya Mel. So, Kuya Mel, ilan taon ka na? 14. Okay. So, ayan. Taga saan kayo, Kuya Mel? Taytay po. Sa Taytay. Marami na ba kayong na ano? 70 pa lang. Asan ang mga magulang ninyo? Patay na po. Patay na. So namamalimos na lang kayo. Wala ba kayong ibang trabaho o pamamalimos lang? Ito lang yung kinagkikitaan ninyo. Minsan ilan po nagtitinda po kami ng kitchen. Ah, nung kitchen. O ilan taon na po kayo? 28. Okay. Ilan kayo sa bahay ninyo? 5. 5. So kung mag-iikot kayo ngayon, magkano ang kailangan yung kitain para umuwi kayo? Ano po, 1,000 para pambilang bigas, ulam. Pero ang tanong, kikitain ba yung 1,000 sa pamamalimos? Hindi naman. Pero ibig sabihin, hanggang ano lang po, 500 ka, 300. Gulat ako doon sa sinabi ni Ate. Akalain mo kailangan kumita sila ng 1,000 para umuwi at mabili nila yung kanilang pangangailangan. Subalit ayon nga sa kanya, hindi naman daw inaabot ng ganun. At minsan daw, 500 para makauwi sila. Ganito na ang larawan talaga ng kahirapan. So, paano mo kikitain ng 1,000 sa pamamalimos? So, ibig sabihin, para mabili mo yung pangangailangan mo, kailangan mo sana ng 1,000 at least kada araw. Pero ang higit nun, ang hirap nun, no? Kasi, yung pagkain, kumain na ba kayo? So, ito na lang pinakamaganda, kakain tayo sa kainan, sasama ko kayo, no? Para at least, yun lang magiging tulong ko, ha? Kakain tayo, para maging masaya ka. Meron ba kayong mga kahilingan? Bakit? Ano lang po, pagkain. Pagkain lang? Para po sa lola namin. Ha? Para po sa lola namin. Sa lola? Ah, so okay. Pero ngayon, kasi hindi pa rin ako nag-breakfast, so sasama tayo at kakain tayo, ha? Okay? Okay bang ganon? Habang nag-aantay kami ng order, dito ko nalaman na birthday pala ng araw na yon ni Kuya Mel. Kung kaya naghahagilap sila ng pagkain, kahit papano ay may kunting pagsalu-saluhan. Birthday mo ngayon? Ayos. So, birthday pala. Nakita-kita tayo. Ano? At least pagpasensyahan nyo yung ating nakayanan. Antayin lang natin yung order natin sa mga ganda na kain, ha?
lang kayo nakakain dito. Hindi ko inaasahan ang sinabi ni Ate na ngayon lang sila nakakain sa ganitong lugar. First time nilang makapasok. Akala nila ay tapos na ang lahat, pero hindi pa, sapagkat niyaya ko sila at naghanap kami ng mabibilhan ng bigas upang meron silang mabaon. Ang sabi ko sa araw na yan, huwag na silang mamalimos, diretso umuwi na upang sa ganun ay makapagpahinga na at maipagdiwang ang kaarawan ni Kuya Mil. Binigyan ko sila ng sorpresa. So dapat umuwi na kayo. Gusto ko makaano kasi birthday mo naman ano. Ha? Okay na po yan. Masaya ka na po ate. Masaya ka na kuya. Ha? Huwag na muna kayong mamalimos ha. Okay. Paano ba yun? Saan kayo sasakay? Batiklo. Saan ba sasakay dito? Sa tricycle po. Sasakay po ang tungkol sa ano. Sa Victoria para makasakay kami. Pero hindi pa dyan nagtatapos, sapagkat ang sabi ko, total may bigas na sila at para maging masaya ang kanilang araw at ang birthday ni Kuya Mil, naghanap kami ng mabibilhan ng lechon manok upang mayroon na nga silang pagsalusaluhan. Kuya, ayan, bibili kita ng manok para may ulam ka ha, para sa birthday mo ha, halika dito. Hey, may buo na bang manok, may luto na? Magkano pong manok? 150 po. Isa po. Madami sir. Isang manok po. Isang po ka ba? Isang po ka lang po. Kuya, halika kuya. So, bibili kita ng manok. Ate, bibili kita ng manok, no? Bitbit nyo para ngayon. Pag-uwi nyo, magsaing kayo at kakain kayong pamilya. Ha? Kasi birthday mo, di ba? Isang manok, okay na sa pamilya, ma-okay na po yon. Sige, para may pang-ulam kayo sa birthday, ha? Magpasalamat kayo sa Diyos, ha? At nagkita-kita din tayo, ha? Para regalo ko na rin kay Kuya. Okay? Sige, Kuya, isang manok. Sir, baka na ito yung bang free drive, 69 lang. Sige yun. Sir, blikin na lang. Pwede po ko. Ha? Pwede mo. Pwede po. So, ayan. Sige, kuya, ha? Ate, hanggang dito na lang ako, ha? Oo. Sana, maging masaya ka, kuya, ha? Sa birthday mo, ha? Kuya, sa ano na lang sila? Sa hatiran, ha? Okay, sa sasakyan. Mga kaibigan, at least nakita natin. Actually, nung nakita ko yung dalawa yan, parang, kumbaga, kahina-hinala kasi mayroon silang bag, mayroon silang inaabot na mga sulat. So, inobserbahan natin kung ano.
At yung pala ay nanghihingi siya ng gamot para sa kanyang problema, sa kanyang balat. At si kuya naman ay birthday naman ngayon. So at least sinama natin, binigyan natin ng pagkakataon na mag-breakfast kami. At para hindi na sila mahirapan, pinauwi na natin. At ayun, binigyan natin ng munting regalo. Okay? So maraming maraming salamat po mga kaibigan. Sana po naibigan ninyo ang isang vlog na naman ito. Talagang kaya pala parang alumpihit ako na pumunta dito sa Antipolo. Of course, big love shout out sa ating mga kapatid dyan, sa Team Di Magiba, Tatay Jubel, Channel FLM Family. Big love shout out sa inyo. Ayan, sa Team Waray, Waray Waray Vlogger, Sir Julius Maristela ng Del Oro Nodel, Team Yaho, Team Waray, Red Batang Bulak, Pipi at Bingi. Big love shout out sa Team Walwal Maharot. Ayan, big love shout out po sa inyo. Abisic English, Onika, Angel 101. Big love shout out po sa inyo. At syempre, sa lahat po ng ating mga kaibigang sumusubaybay sa ating vlog. Ako po muli si Taong Kala. At sana po bigyan nyo lang ako ng malaking hug, like and share para po naman sa video ito. Yeah.